Ako po si Ka Jose sa pelikulang ito. Ang kapil ko ay negotiator. Sa pagitan ng Mila Commander, ginagampanan ni Juan Confiado. At sa gobyerno, may eksena ako dito na kasama sila Commander, MPA, at eksena din sa mayor. Kumbaga ako yung kanilang spokesperson. So, well, mga rebel. But we pursue. Because of the words that's on the script, I suppose. Oo. Commander, rebelde, so yung presumption. At ang setting nito ay Mindanao. How authentic do you think this material is? Alam nyo, initially, kaya ako buo sa role na ito. Dahil taga Mindanao ako eh. Kaya more or less, alam ko yung nagaganap sa Mindanao. At nung binasa ko yung kwento, yung sinabi sa akin yung script, ay mapapatutuhanan kong nagaganap nga ito. Lalong-lalang sa bata. Ako ay isang edukador. I'm an educator, a teacher, and a preacher. So nung nakita ko ito, napakaganda ng advokasya niya. At totoo namang nangyayari na mayroon tayo mga child warriors sa bansa. At ang isang kadahilanan nito ay dahil walang access sa education. Kaya ang dali nilang maaya. Kaya ang pelikulang ito ay tinutulak niya yung advokasya ng edukasyon para sa mga bata. Kasi ay buhay ko. At nasa Mindanao pa. So, sasabi kong talagang nagsasalamin ito ng mga kaganapan sa ating bansa. Lalo na sa mga liblib na lugar, lalo na sa Mindanao. And sir, like ngayon? Oh yes. Oh yes. You know, the armed rebellion is still happening. Of course, we hope that it's not as bad because our current president, no, is friendlier with the left. No, we know that. No, but it didn't totally stop the armed rebellion. Still happening. In fact, nagtitinig natin sa mga balita, mayroon pa ding mga kailan lang, di ba? Mayroon pa ding mga encuentro. Yes. Ang malungkot dito, o hindi masyadong pinag-uusapan, yung mga casualties nito. Hindi lang yung physical casualties ng death, although yun ay talagang kaka-alarma. Pero may mga social casualties ito. Isa dun yung mga bata. Yung pag-aaral ng mga bata, yung mga nadi-displace, nadi-dislocate ng mga paglalabanan between rebelde at mga militar. Ang nadadamay dyan sa gilid-gilid ay yung mga taong bayan, mga nakatira sa baryo, sa mga kabundukan. Halimbawa, natatakot ng pasukin ng mga teachers yan. At pinakita yan sa kwento. Na mayroon talaga tayo mga volunteer teachers, hindi lang sa bansa, kundi sa abroad. Pero kung ikaw, mag-volunteer ka dun sa lugar, tapos hindi mo alam kung ikay mapagkakamal ang NPA, mahuhuli ng militar, o ikaw naman ay abuso din ng both camps, no? So yun ang mga social casualties. Well, I'm from Cagayan de Oro, yun, a flash flood lang at nandoon ako kung ano nangyari yun. Pero specifically taga Medina, yan ay about 2.5 hours mula sa Cagayan de Oro City. Well, I was born in Manila, pero yun ang roots ko. I grew up there, I studied there. Doon ang tatay ko eh. Although dito na ako lumaki, taga Bulacan na ako ngayon. Pero I go to my hometown at least thrice a year. And part of my mission, I mentioned to you, I'm also a preacher, is to preach in those places. Cagayan, Davao. Isn't it more dangerous for preachers to actually stay there? Oh, well, I did preach in Hulo four times to Muslims, no? In the Basulta area? Yes. Yes, country. Pero pagkatapos ang apat na balik ko noon, binawala na ako. Nung mga pari mismo, tama na. Kasi na-identify ka na. But well, that's part of my mission. So, pero, well, prudence din. So, hindi na ako nagbabalik doon. Pero doon sa town namin, more or less safe naman. Again, the Oro is a city. Our town is more or less outside from the conflict areas. Where do you think does the government need to actually start in order to, you know, resolve what is happening to the children there?
alam mo, age-old problem no, lagi Mindanao eh. Pero it will, I personally believe, lalo na being Mindanao, I personally believe it always boils down to poverty. Kaya madali mong ayain ang mga tao sa ganitong mga pag-aaklas kasi wala silang ibang means. Kaya kung binigyan mo ng tamang kabuhayan niya, edukasyon, yan din ang pinutulak natin sa pelikulang ito. Kaya lang, edukasyon nga, kung mahihap ka naman, di ba? Kaya dalawa yan eh. Address mo ang poverty, tapos empower mo ang people ng education. Kung may mga trabaho ang tao, at mayroon silang pagkakataong lumaban ng patas sa buhay dahil may edukasyon, hindi mo yan basta-basta maayas. Hindi yan magiging biktima ng both, ng corruption or ng rebellion, dahil sila ay binigyan ng tamang panglaban sa buhay. I think, no, I think the president being a Mindanaoan, at least nabibigyan ng pansin, ng karampatang pansin yung Mindanao. Infrastructures are ongoing. Tapos yung mga nakaupo, di ba, mga taga Mindanaoan, nobody understands Mindanao than the Mindanaoans themselves. Eh. So, yun, medyo mayroon na tayong mga programa at progreso doon. But it needs to be consistent. Marami ng mga pinangako sa Mindanao noon, tapos wala na naman. So, dapat i-empower mo ang tao. So, would you be okay with parliamentary, I mean, federal type of system? Yeah? Well, I don't want to pretend that I understand it totally. But in its general idea, again, tulad ng sinabi ko, nobody understands a culture or, di ba, or a governance of a people than the people themselves who live there. Mahirap mong didesisyonan sa Manila yung kalagayan ng mga tao doon na hindi tunay na nakaramdaman kung ano doon. Kaya kung ibibigyan, empowerment yan. It's all about empowerment. If you empower people, give them the power to decide on their faith, according to their culture, according to their religion, according to their traditions, then we have hope. We have hope. Bigyan lang ng tamang guidelines. Kasi as with everything else, naaabuso din yan. Well, yung sa ARM, that was supposed to be the idea. Not saying it's a failure, but dapat magbigyan lang ng guidelines. Okay. Would you mind inviting the people to watch your film? Oh, yes. I am personally advocating this film as an educator, as a Mindanaoan, even as a preacher. Dahil yung pelikula po ay may puso, may nilapit sa katotohanan nagaganap sa ating lipunan, lalong-lalo na sa Mindanao. At ina-advocasya niya ang edukasyon. At ang edukasyon ay hindi ka kailangan taga Mindanao para bigyan mong kahalagahan ng edukasyon. At syempre, higit sa lahat ng kapayapaan. Nasaan ka mang panig ng Pilipinas o ng buong mundo, lahat tayo sinisigaw ay kapayapaan. Kaya kayo pong mga manonood nito ay hindi lamang ma-entertain dahil mga batikan yung mga aktor nito. I am personally blessed to be working with the likes of Tata Lou Veloso, Mon Confiado, mga batikang mga artista, Alfred Vargas. No? Higit sa lahat, yung mensahe ng pelikula ay makakapagbigay ng kamulatan sa atin. Pagkatapos mo mapanood at ikaw ay maaliw, may kaunting hamon na ikaw ay umaksyon sa iyong maliit na pamamaraan. Kaya panoodin niyo po ang gurong di marunong magbasa at sigurado kong magsisimula pa ang mas malalim na kamalayan para sa nagaganap sa ating bayan. Thank you, sir. A little about yourself, sir. Can you tell me your background, and your plans in the future? After this film, are you planning to do more or be in other projects? As I mentioned, I'm a preacher, I'm an educator, so it's all part of an advocacy. So film is a powerful medium to push your advocacies. So yes, why not? I'm always open to where God leads you to propagate your advocacies. Kaya nga ito, umuo ako dito dahil kadugtong ito ng advokasya. Kaya kung mayroon pang mga pagkakataong tulad nito na maitutulak ang mga magagandang hangarin ng bansa, alam mo, ang pananampalataya ay isinasabuhay. Kami yung, I'm with Brother Bo Sanchez sa Life of Jesus family. And our spirituality is very practical. So, binabasa natin sa Biblia, ang ating panalangin ay lalong nagkakaroon ng katotohanan kapag isinasagawa sa buhay. Kaya ang pelikula ay naglalarawan ng buhay. Kaya kung ako'y may pagkakataon na makasama sa
paglalakawan ng buhay ay bakit ba hindi, no, sa pamamagitan ng sining ng pelikula. Ay, ako'y bukas sa mga ganyang mga proyekto. Okay, thank you so much, sir. Maraming salamat. Thank you.